Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik at nandito tayo muli sa ating panibagong educational vlog. Meron na naman akong sa inyong ibabahagi kung saan pwede niyo pong magamit sa inyong personal na buhay. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay tungkol naman sa 9 effective ways kung paano natin gagamitin ang Law of Attraction. Hello everyone! Para po sa lahat ng mga bagong hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Rujik Lacerna. At ito po ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa 9 effective ways kung paano nyo po gagamitin ang Law of Attraction. Pero bago yon, disclaimer muna. Para sa mga bagong nanonood at syempre sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo na itong vlog na ito ay aking ginawa upang makapagbigay po ng effective ways. Pero gayunpaman, nasasabi ko itong effective way para sa akin dahil ito ay aking nagawa na. Naobserbahan ko, na-experience ko at talagang umubra po sa akin. Ngunit huwag na huwag niyong sasabihin na ito ay tama. Ito ay magiging tama lang para sa akin at hindi pa para sa inyo. Yun ay dahil maaaring hindi nyo pa ito na-experience sa buhay nyo. Hanggat hindi nyo na-experience pa sa buhay nyo ang mga malalaman nyo dito, huwag nyo munang sabihin totoo ito. Once na ito ay inyong naumpisahan, na-experience, isinabuhay at nagkatotoo, saka nyo ako balikan at sabihin nyo totoo itong itinuturo ko. Para din po sa mga taong like binabase sa mga religion or binabase sa mga Diyos, kay Jesus Christ, whatever it is, baka sabihin natin dyan na ito ay isang like new organization o way ng mga demonic o kano naman. At sa mga taong gustong sabihin na marami pa akong dapat malaman sa Law of Attraction, which is it's true, even though kahit tayo din ay ganun din ang masasabi ko. Dahil napaka-imposible for us to know everything when it comes to Law of Attraction. Dahil it will take time. Dahil ang mastery nito ay hindi pang isang araw o isang taon lang, but it's a lifetime. So, ngayon pa man, gusto ko lang po sabihin sa inyo na whatever you say, it doesn't matter at all. Kasi itong ipapaliwanag ko ay sadyang umubra na sa akin through experience by man to man or sinasabing mentor to mentor by observing experiences of other people na tinuturuan ko po. So iba-iba po yun, ang dami ko ng taong tinuruan at ito po ay aking inobserbahan kung ang mga aking na personal experience ay umubra nga ba. Base dun sa itinuro ko sa kanila, at akin din obserbahan kung ang talagang alam ko ay katulad din na nangyari sa kanila. Ngayon ito po ay magiging total summary na aking ituturo para sa inyo ngayon dito. Huling paalala para sa mga bago pa lang dito at medyo iba ang paniniwala pagdating sa Law of Attraction, nakikita nyo to na ginagamit ng mga pang-demonic or something na masama o hindi nakakabuti sa tao o sa buhay, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, i-stop nyo na. Baka magbago ang pananaw nyo sa inyong buhay. Once na malaman nyo na ituro ko kung ano ang 9 effective ways kung paano gamitin si Law of Attraction. Bago natin umpisahan ang ating topic for today, ako po muna ay mag-shoutout para sa ating mga nagko-comment since nung last na ako ay nag-upload ng aking vlog. Ito po ay sina Chona Valera, Kix Sutter, John Mark Pelismino, Elona Jean Padua, Willie, Myriel Pinat, Kim Abuan, Christine Abawag, Rinilyn Core, Ma'am Raquel Pascua, isa po siya sa mga mini-mentor ko at ongoing na student ko po ngayon, RJ Dailing, Romel Taytay, Edward Durad, Sir Jed Freelancer, Sir Chris Lagrana,
at kay Amir-Ann. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment na ito at sa patuloy na mga nanonood. At syempre ganoon na rin, shout out po sa ngayon na nanonood ka ngayon na sinasabing silent viewer. Maraming salamat po. At lalong-lalo na dito sa mga sumusuporta dito sa aking vlog na ito. So tara, umpisa na po natin. Ano nga ba itong 9 effective ways kung paano gamitin ang law of attraction? So number 1, umpisan po natin sa tinatawag na alamin mo muna kung ano ang gusto mo. Maging klaro po tayo, hindi ko po tinatanong dito kung ano ang ayaw nyo. Dahil karamihan po sa mga taong nakakausap ko, pag kinakausap ko sila, or let's say kahit sa mga mini-mentor ko, minsan may habit po silang nababanggit at sinasabing ayaw. Kaya sabihin natin na, oh, kamusta ka naman dyan? Anong ginagawa mo? Anong work mo? Ganito ganon yung sitwasyon sa buhay mo. Sasabihin niya, ganito sir, ganito ganon. Ayaw ko kasi na ako ay masasaktan. Ayaw ko po kasi nung ano, mahihirapan ako. Ayaw ko nung mauulit pa sa akin kung anong mangyari sa buhay ko. So ngayon dito, kung gusto mo talagang malaman or kung paano gamitin si law of attraction, ang number one thing, first of all, is malaman mo kung ano talaga ang gusto mo. Tandaan nyo, hindi ko po tinatanong kung anong ayaw nyo, but kung ano ang gusto nyo. Para malaman kung anong gusto nyo, meron pong tatlong umuubra doon. So number one, at yun ay ang specific. Kung gusto nyo malaman kung anong gusto nyo, pwede kayong magkaroon ng specificity. Pwede kayong maging specific at some point. Hindi ito lahat. Kasi may mga bagay na kaya ninyong ma-attract specifically. Ang pangalawa po ay tinatawag na general. So it is really better. Ipapaliwanag ko na sa inyo, mas maiging maging general kayo kesa sa sobrang specific. So ano bang ibig sabihin doon? Kung kayo ay magdi-dream, pwede kayong maging specific naman, pero mas maiging general. So bakit ganon? Kasi ganito, kapag ikaw ay sobrang specific, halimbawa na lang sa bahay, super specific yung bahay na gusto mong magawa o mangyari, o sobrang specific ka sa mga bagay-bagay na gusto mong makamit sa iyong buhay. Ngunit ito yon. The more na ikaw specific at ini-insist mo kung ano yung gusto mo, para mo na ring sinabing mas matalino ka pa kesa kay law of attraction, kay universe, God, or kay Jesus Christ, or whatever it is we call. Pinapangunahan mo sila. So ibig sabihin, mas magaling ka pa sa universe at sa law of attraction. Kaya mas maigi na rin po na kayo ay maging general. Ang ibig sabihin ng general ay ganito. Gusto ko ng bahay, ngunit anong klaseng bahay? Tinanong kita, ano yon? Hindi ko alam, basta gusto ko ng bahay. Okay. So, anong klaseng bahay ito? Gusto ko yung bahay na malaki, malinis, maliwalas, masaya, convenient, safe kami ng aking pamilya, at maganda. Yun po ang halimbawa ng general. At ang pangatlo naman po ay tinatawag na totally walang specificity, wala ring tinatawag na general, kundi by feeling. So meaning, meron kang dream but everything is just a feeling. Like, gusto ko lang maging happy, gusto kong mas maging feel good every day, gusto kong feel free, I want to feel great, that's it. So yun po ang 3 ways kung paano nyo malalaman ang gusto nyo. From time to time, nagbabago po ito. Kaya kayo po, pwede nyo itong paglaruin or paglaruan or templahin kung ano ang mas babagay sa inyo pagdating sa paghahanap kung ano talaga ang gusto nyo sa inyong buhay. Pangalawa. Dito sa pangalawa naman, after nyo malaman kung anong gusto nyo, kailangan nyo pong mag-decide. Yes, aware ako. Marami na ako nakausap, maraming taong mas nasasabi pa rin nila ang ayaw nila. Dahil yun na ang nakaprograma sa kanilang isipan. Kahit nga tatanungin kita eh, kahit sabihin mo sa akin na hindi, nasasabi kong gusto ko. Yes, nasasabi mo yan ngayon. Maaari. Pero,
Kung tayo mag-uusap, makikita at malalaman at maririnig ko yan. Dahil maaaring meron kang habit sa sarili mo na mas lagi mong nasasabi ang ayaw mo kesa sa gusto mo. Bago natin ipagpatuloy, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang konsepto ng ayaw at gusto kung bakit napaka-importante nito. Kapag kayo ay kasi nagsabi ng ayaw, halimbawa na lang, ayaw ko nang masasaktan ako. Ngayon, sinabi mo ngang ayaw, di ba? Na masasaktan. Ano ang focus nung sinabi mo? Yung ayaw ba? O yung masasaktan? Alin ang subject? Alin yung target information doon? Yung ayaw ba yung nakadiin? O yung masasaktan? Pag sinabi mong ayaw ko nang masasaktan ako, anong picture ang lumalabas or nai-imagine mo pag sinabi mo yun? Ayaw mo nga, nakikita mo ng ayaw mo na ikaw ay sinasaktan. So meaning na bi-visualize mo pa rin ang image na ikaw ay sinasaktan. Kaya mas maigi na kung ayaw mong ikaw ay masasaktan, sabihin mo na lang, mas gusto ko na ako ay mamahalin. Mas gusto ko na ako ay rerespetuhin at aalagaan. Mas gusto ko na kami ay mas masaya. Kasi ang image na nakikita ng inyong isipan ay masaya, maligaya, at kung ano-ano pa. So tandaan nyo, ang ayaw at gusto, wala po doon ang focus ng law of attraction, kundi sa nakikita nyong picture or subject sa last na salitang binanggit mo. Tulad nga sinabi ko sa inyo, kailangan nyo po mag-decide. Once na kayo ay nag-decide, siyempre, aware na rin kayo. Let's say, aware na kayo sa pinaka-ayaw na ayaw na ayaw nyo. So, since aware na kayo dun sa pinaka-ayaw nyo, mag-focus at mag-decide na kayo na gagawin nyo na ang gusto nyo. Hindi yung ayaw nyo. Doon na kayo sa pinaka-gusto nyo. Gustong-gustong-gusto nyo. Kung urat ka na sa buhay mo, inis na inis ka na, fed up ka na, ayaw mo na ng ganyan, now, magdesisyon ka na na gawin mo kung ano talaga ang pinaka gusto mo. Kung ayaw mong mangyari ganyan sa buhay mo in the future, ayaw mong ganyan mangyari sa pamilya mo, sa mga anak mo, ayaw mong matulad sa mga magulang mo, then ano ang gusto mo? Once malaman mo yung gusto mo, decide to focus. Mag-focus ka doon sa gusto mo. And then you have to take action. Pag sinabing take action, ibig sabihin parang maghahanap ka ng taong kung kanino ka makikipag-counseling. Hihingi ng mga payo. Kaya papasok doon ang who should you listen to. Kanino ka makikinig pagdating dito? Kasi once na nag-decide ka na, once na ikaw ay nag-decide na kung ano yung gusto mo, automatic, bibigyan ka ng iba't ibang klaseng mga tao, mga sitwasyon at mga bagay-bagay. Pero yun na nga, pagdating sa tao, sa dami-dami dyan sa paligid mo na makikita mo, sino sa kanila ang papakinggan mo na kung saan aayon doon sa gusto mo. Meron tayong kasabihan, if you want things in your life to change, you gonna have to change things in your life. So once na ikaw ay nagdesisyon, kailangan mo na rin palitan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Patungo doon sa pinakagusto mong makamit sa iyong buhay. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magsalita ng lagi mo lang sinasabi sa araw-araw sa iyong buhay. Hindi mo na rin pwedeng isipin ang lagi mong iniisip dyan sa buhay mo. Hindi mo na rin pwedeng makasama ang mga taong lagi mo lang nakakasama sa buhay mo ngayon. Pero kung hindi mo maiwasan like yung pamilya mo, then be it. Accept and acknowledge mo muna and then maghanap ka ng mga taong makakatulong sa'yo patungo doon sa pangarap na gusto mong marating. Number 3, at yun ay tinatawag na
observe. Kailangan niyo pong matutunan ang skill na observe. Observasyon. Dahil yung binanggit ko sa inyo ngayon lang, yung kailangan mong malaman kung anong gusto mo. Once na malaman mo ang gusto mo, kailangan mong magdesisyon na gagawin niyo to. Magpo-focus kayo doon. So once nag-focus kayo doon, kailangan niyong maobserbahan ito. Kasi parang theory pa lang eh. Maring nangyari na sa'yo, nagawa mo na, o maring hindi pa. Maring first time mo pa lang to. So kung first time mo pa lang ito, kailangan mong maobserbahan, matuto kang mag-observe. Tignan mo kung sino yung mga taong pumupunta sa buhay mo, mga bagay-bagay. And then obserbahan mo kung paano ka magsalita. Obserbahan mo kung anong mga matututunan mo. Obserbahan mo kung ano yung mga magiging ugali mo. Obserbahan mo kung anong attitude ang pinapakita mo sa iba. Obserbahan mo ang paligid mo. At ang higit sa lahat, kailangan mong maobserbahan ang feelings mo. And this is the point kung bakit kailangan niyong matutong mag-observe. Dahil marami pong mga tao ginagawa ito. Yung gusto nila, nag-decide naman sila na gagawin nila to, pero hindi nila naobserbahan na ang pinakahinahanap nila sa buhay nila ay katabi na nila. Marami po ako naging estudyante ganun. Hanap sila ng hanap. Alam na ang gusto nila. Nag-decide naman sila. Hanap. Hindi nila napapansin na itong katabi pala nila, maaari yung pamilya nila, kamag-anak nila, kung sino man, ay nandun na pala ang sagot na hinahanap nila. Kaya tandaan nyo, ang law of attraction, once you ask, you believe, you will receive. Pero, once you ask, it's already been given to you. Ibibigay na agad sa yan bago mo pahilingin ito. Which is true. I observed that for many times. Kung totoo. Tama. Bago ka humingi ng bahay, nandyan na. Ibinigay na lahat ng materyales at mga bagay-bagay para mabuhay ito. Pati mga tao. Pera, nandyan na rin. Ginagawa na ang pera para sa'yo. Ang iba, gawa na. Ikaw na lang ang hinihintay nito. Kaya kailangan mo matutong mag-observe. Learn to observe. Para mas mabilis ang pasok sa'yo ng tinatawag na receiving. Number 4. Dream big, but start in small, achievable goals. So, napaka-importante po na kayo ay mag-dream big. No, halimbawa, ito kayo. Yung part na to. And then, ito ang dream nyo. Ganyan. So, yung laki mo, at ang laki ng dream mo, kapag pareho ang size ng dalawang yan, do you think it has a power? No, it don't. Wala pong power yan. Ngayon, kung ito kayo, ito ang dream nyo, lakihan nyo yung dream nyo. Sobrang laking dream. Pag sinabi kasing dream, iba kasing dream sa goal. Ang dream is something na makakamit nyo siya within 60 or 70 years. Or 2 times of your lifetime. Ang pinakamagandang halimbawa dyan ay si Walt Disney. Si Walt Disney po hanggang ngayon, kahit patay na siya, lumalaki pa rin ang kanyang dream. Disneyland. Yung mga Disney pictures, mga movie, at kung ano-ano pa. Still, his dream lives on. Patuloy na lumalaki. Kaya patuloy niyong palakihin ang inyong dream. Now, sinabi ko nga, dream big and then start in small achievable goals. Yung small po na achievable goals, yun naman po is yung something na meron kayong paniniwala within 5 to 6 months. Malakas ang paniniwala nyo na kayo ay naniniwalang makakamit nyo to. Malakas ang paniniwala nyo, alam na alam nyo, you feel good, at talagang malakas ang loob mo na siguradong sigurado ka makakamit mo ito. Halimbawa, hindi ka pa sanay dito sa law of attraction. Itong sinasabi ko sa inyo. Malaki naman ang dream mo. So let's start with small goals. Let's say, let's make our game of life easy. So para maging easy, para masubukan nyo, lalo na sa mga bago na hindi pa alam to, first, mag-attract kayo ng kapanipaniwala na tulad ng sa loob ng isang buwan or 6 na buwan
ako yung magkakaroon ng 100 pesos. Siguro naman kahit sa inyo, tiwala ang tiwala na magkakaroon nun. Nang hindi kayo humihingi, na kusang papasok, darating sa inyo, at may mabibigay o mayroon kayong matatanggap na 100 pera. 100 pesos. Subukan nyo po. Siguro maring natatawa kayo kasi napakalit nun dahil kahit sino kayang-kaya yun. Pero subukan mo nang hindi ka humihingi. Magkakaroon kayo ng pera ng 100 pesos sa loob ng 6 na buwan. Di ba ngayon pa lang, feeling mo siguro wala pang 1 buwan magkakaroon ka na nun. Kasi grabe yung feelings mo doon, tiwalang-tiwala ka. Kesa sa sasabihin natin na mag-dream ka, mag-goal ka ng 1 million sa loob ng 6 na buwan. Paano kung ang feeling mo doon, yung tiwala mo doon ay wala pa? Kapag yan ang i-insist ko sa'yo, mag-dream ka sa loob ng 1 taon at hindi mo pa feel yun, I will make you broke or hirap sa buhay mo for the rest of your life. Kasi hindi yun umaayon sa nararamdaman mo. Napakalayo, napaka-imposible pa. Kaya mas maiging umpisahan mo sa kaya mong maramdaman at kaya mong matanggap sa iyong sarili. So yun po yung proseso. Dream big and start with a small achievable goals. Alright, number 5 at yun naman tinatawag natin na do this with awareness. Ibig sabihin, gagawin nyo ito nang kayo ay may malay. Pakagawa lang gawa kayo dyan na hindi kayo nag-iisip. So meaning, gagawin nyo ito nang iniisip nyo ang goal nyo. Gagawin nyo ito nang iniisip nyo ang gusto nyo. Kaya nga po, sinabi ni Earl Nightingale, sikat na sikat to, way back 1960s, nasabi niya, you become what you think about most of the time. Kaya nga, the more you spend of time at panahon sa pag-iisip ng gusto mo, the more you do it, the more you think of it, the more na dun mo nilalaan ang focus mo, ang isipan mo, the more na lalo tong mangyayari sa'yo. I have a cousin. Pinsan ko, laki silang US. Nag-aral dito sa probinsya, sa Iloilo, ng nursing. Ang mother niya is a nurse sa US. Ang father niya is a Navy sa US. Pero yeah, siyempre, ang course niya is nurse. Nag-usap kaming dalawa. Sabi ko, ano talaga ang gusto mo, ang goal mo? Sabi niya, gusto ko talaga maging nurse kapag tapos ng gento ganon. But, ngunit, he is spending more of his time sa paglalaro as being professional gamer ng Call of Duty using the mobile device. At isa po siya ngayon sa tinatawag na team leader nila sa grupong ito. He can spend 10 or more hours playing this game and focus super intensely. And then sabi ko sa kanya, you know, sabi mo nga sa akin gusto mo maging nurse, but you're spending more of time doing what you love. And that is playing professionally. Kasi professional gamer na siya. Siyempre, nag-aalala din siya sa mga parents niya kung anong sasabihin sa kanya. Once na yung ginagawa niya, sasabihin walang mangyayari sa'yo. And that is because they still don't acknowledge on what you are doing right now. Why? Kasi, pag ikaw ay nurse sa US, malaking kikitain mo. Let's say, 120,000 pesos, 150, 200,000 pesos sa loob ng 1 buwan. Okay, got it. Kaya hindi pa nila i-acknowledge yung game mo. But once you think of it, you work for it, you love it, and then kumikita ka ng 300 or 500,000 per month dyan sa paglalaro ng game na ginagawa mo. And that's the moment your parents will start going to acknowledge on what you are doing. Yun po yung nangyayari sa buhay natin. Parents don't see what you're doing right now sa paglalaro. But once you focus it, pinatunayan mo, ang pinakamagandang halimbawa nito, kung napanood yung mga vlog ni Doggy, siya ang isa sa mga patunay. Obserbahan nyo kung paano siya nagsimula. Anong paliwanag niya kung paano kasisikat. Inabot siya ng 7 years bago siya tuluyang sumikat. Hanggang sa sinabi niya, I think that was 2019 or 2020,
sinabi niya na kumikita na siya ng 300,000 pesos sa YouTube pa lang. Iba pa ang kinikita niya sa mga sponsorship at iba pa. Iba pa yung sa Facebook at kung ano-ano pa. So once you did it, mas malaki na ang sinasahod mo kaysa sa mga parents mo, and that's the moment your parents are going to start to acknowledge you. So yun po ang halimbawa ng ibig sabihin ng isipin mo ang gusto mo habang ginagawa mo ito. Maging aware ka, magkaroon ka ng malay sa sarili mo. Pang-anim, at yun naman ang tinatawag nating first success. So for your first success using the law of attraction, tulad ng pagka-step-step, step-by-step na pinapaliwanag natin, ang first success, yung pinaka-small success na yun sa 100 pesos na yun, 100 pesos na yun na natanggap mo sa loob ng 6 na buwan, pag nagkatotoo, kasi tiwala ako, kayang-kaya mo yun eh, nang hindi ka nanghingi. Talagang iniisip mo, 100 pesos ka na, magkakaroon ka ng 100 pesos, tiwang-tiwala ka, hindi mo alam kung sino magbibigay sa'yo, talagang mangyari siya. Once na mangyari yon at nagkatotoo yung first success mo, doon mag-start na tatataas o magle-level up ang paniniwala mo sa law of attraction. Kaya nga sabi ko sa inyo nung una, wag nyo munang sasabihin tama ito. Huwag ka munang maniniwala na tama to. Unless ginawa mo, sinubukan mo sa sarili mo, inexperience mo, at nakita ng dalawa mong mata na talagang nangyari ang pinaliwanag dito. Once nangyari na yun, saka mo sabihin na totoo ang sinasabi ko. So sa first success, tandaan nyo, once you did it, doon na mag-start ang tinatawag na level up ng iyong paniniwala, and mag-start na rin po mag-connect lahat ng mga pangarap na gusto mong marating sa buhay. Parang sasabihin mo na, tama nga, nangyari nga, totoo nga, oo nga. So ibig sabihin, kaya ko rin pala makamit ang gento ganun. At siguro ito yung ginawa ni gento ganun. Yes, I can achieve this. Yes, believable to sa akin ngayon. Kaya ko to. Yun po ang isa sa mga proseso na hindi tinuturo sa paggamit ng law of attraction. 7. Organize. Once you achieve your first success, kailangan mong ma-organize yung mga information, idea, or knowledge na nag-gather mo sa personal na talagang nangyari sa'yo. Kasi hindi pwedeng sobrang same kung ano ang nangyari sa buhay ko kaysa sa'yo. Dahil ibang-iba ang sitwasyon sa buhay mo ngayon kaysa sa buhay ko. Ikaw lamang ang nag-iisang taong nakakaalam kung ano talaga ang sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, at wala nang iba. Ikaw lang nakakaramdam ng nararamdaman mo dyan sa puso mo. Ikaw lang din ang nakakaisip ng naiisip mo dyan na pumapasok sa utak mo. Hindi ako, hindi sila, hindi ang parents mo, malabo nilang mahulaan yan. Kahit ang manghuhula, kung malakas ka mag-isip, kaya mong balikta rin ang sinasabi nila, once mahawakan nilang kamay mo, sasabihin agad nila na, hindi ka naniniwala sa hula, no? Ganun po ang mangyayari sa'yo. Kasi, you have a control to your destiny. Kapag ikaw walang control sa destiny mo, ibig sabihin, wala kang control sa buhay mo. Ikaw ay naniniwala sa sinasabing destiny, na given na, na yun na nga, nandyan na, nakasaad na ang buhay mo hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero kung ikaw yung tao may control sa buhay mo, you can break it. Pwede kang lumihis, kumaliwa, kumanan, dumiretso, bumaba. Kaya mong baguhin ang estado ng buhay mo. Pero bago mangyari yun, kailangan mong ma-organize lahat ng step by step. Isipin mong muli kung paano ka nag-umpisa. Anong ginawa mo? Anong step by step? Kanino ka nakinig? Anong iniisip mo? Isulat mo sa papel. Basahin mo.
And then, ito ang sunod na gagawin nyo. Number 8, repeat the process. Uulitin nyo lang po yung proseso. After nyo masulat yung pag-organize, repeat the process kung paano nyo siya ginawa. Ulitin nyo. Kasi ginawa nyo ito nang kayo ay conscious na may malay pa lamang. Sa madaling salita, hindi pa po ito automatic. Hindi porket naka-first success na kayo ay magtutuloy-tuloy na habang buhay. Hindi po. Once you create something in your life, hindi nyo na makikreate yung dating naranasan nyo. You have to step up. You have to level up. You have to create another thing ulit in your life. Kaya minsan sa mga taong sabing, bakit gusto ko ulit maging masaya tulad ng dati, ba't hindi ko magawa ngayon? It's because you are different person right now. Iba na yung nararamdaman mo sa panahon na ikaw ay nag-uumpisa pa lamang hanggang sa makamit mo ang first success sa paggamit ng law of attraction. Kaya kayo po, once you achieve your first success, you have to reorganize or ma-organize yung proseso kung paano mo ginawa to. And then gawin nyo consciously. Along the way, magbabago yan. Magle-level up yan. Magugulat ka na lang sa sarili mo. The more you do it, the more you focus on it, the more it will expand, the more it will become more deeper. Lalong lalalim yung ugat doon sa ginawa nyo or sa tanim na ginawa nyo, lalong lalalim. Yung pundasyon nyo, lalong lalalim. Hanggang sa lumaki at you will become more stronger, matibay, na isang tulad ng mga puno, tulad ng mga nara na sobrang for so how many years bago sila maging sobrang tibay na klase na puno. At yun na rin, sa ibang mga bagay-bagay, sa ibang mga klase ng puno na namumunga na ngayon, na kung saan hindi mo na mapigilan ang bunga nila kasi grabe na ang pundasyon nila. Dahil once na inuulit mo yung process, na-organize mo yung process mo, paulit-ulit, tapos nakabisado mo, tapos naging automatic sa'yo yung bawat step by step na ginagawa mo, your life will start become more easier. Sobrang dali. At magugulat ka sa tinatawag na wonder of life. Na parang sasabihin ng ibang tao, napaka-imposible, hindi ako makapaniwala. Bakit ganyan ka? Bakit pa easy-easy ka lang? Bakit pa tulog-tulog ka lang? Bakit pa kotse-kotse ka lang? Bakit pa ganyan-ganyan ka lang? Bakit pa ay-ahay-ahay-ahay ka lang sa buhay mo? Bakit pa travel-travel ka lang? Bakit pa kain-kain ka lang? And that is because your foundation sa law of attraction becomes deep. At yung energy mo sa sarili mo or yung iniimit mo na kapangyarihan or energy dyan sa katawan mo na hindi mo nakikita ay iba sa iniimit ng ibang tao na hindi makapaniwala sa iyo. Lastly, at pangsyam, na wag na wag niyong kakaligtaan at kailangan niyong tatandaan. At yun na yan, gratitude. Be thankful. Magpasalamat kayo palagi sa bawat sitwasyon na ibinibigay sa inyo. Tandaan niyo, walang masama, walang magandang sitwasyon. Walang pangit at disaster na sitwasyon. Walang okay at walang hindi. Walang good, walang bad na consequences. Bakit? Kasi didepende yon sa pag-uunawa mo kung paano mo to titignan ang consequences na binigay sa'yo pagkatapos mong gamitin si Law of Attraction. Kung ang mata mo ay sanay makakita ng pangit, kung ang tenga mo ay sanay din makarinig lamang ng pangit, puro pangit lang naririnig mo, at kung ang bunga nga mo ay puro negatibang lumalabas, puro pangit ang nakikita mo sa sinasabi ko, puro hindi magagandang lumalabas dyan sa bunga nga mo, then ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, ang maa-attract mo sa buhay mo ay puro pangit.
Puro pangit na nakikita, puro pangit na naririnig, puro pangit pa rin ang lalabas dyan sa bunganga mo. But once you learn how to be thankful sa lahat ng consequences, kahit sabihin man ng iba na pangit, sasabihin nila na, pangit na nga nangyari sa buhay mo, pero nagpapasalamat ka pa rin. Diba parang weird? It's because they are programmed to become negative. But dito, I am programming you and I am empowering you to become positive. You will become different, and I'm telling you are not gonna be the same person after mong talagang inadapt at inexperience itong itinuturo ko sa'yo. Kaya always be thankful. And bakit? Ito yon. Ang point is, the more na ikaw ay nag-feel gratitude, the more na ikaw ay nag-feel good at feel thankful sa bawat bagay-bagay na ginagawa mo, the more na bibigyan ka ng mga sitwasyon, mga tao, sitwasyon, bagay-bagay at ganap sa buhay na iyong pasasalamatan palalo sa iyong paparating na buhay. Kung kayo po ay umabot hanggang dito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Dahil ikaw ang isang patunay na talagang gusto mong magamit ang law of attraction at mabago na ang mga nangyayari dyan sa buhay mo ngayon. At kung ikaw ay merong natutunan, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay ating i-like para po mas lalong i-suggest o i-share ni YouTube itong video na ito sa iba nating kapwa mga Pilipino. At ganoon na rin, kapag ikaw ay bago dito sa vlog kong ito, hit nyo lang po yung subscribe button as well as yung bell button para po every time na ako may panibagong educational vlog pagdating sa law of attraction o sa buhay o sa pagkatao, kayo po ay laging manotify. Siyempre, share nyo na rin po sa mga taong kailangan malaman ito. Maraming salamat. See you po on my next vlog. Once again, this is Roger Clacerna. Nagpapasalamat sa inyo. Mag-ingat kayo palagi, and God bless us all, wherever we are.